Hello guys, welcome back sa ating channel. Ang isi-share ko sa inyo ngayon ay hindi sa pananahi, hindi sa pag-pattern. Ang tuturo ko sa inyo ay ang mga sukat or iba't ibang sukat ng bedsheet, iba't ibang sukat ng mga punda at ang mga yarda na makukonsumo natin sa ating gagawing bedsheet at punda. Bakit ko ito sinasabi ito? Para dun sa mga nagbabalak mapasukin yung ganitong business na paggawa ng bedsheet, gusto kong magkaroon kayo ng idea kung ano-ano yung mga sukat at dapat bilhin tela. Kasi based on my own experience sa karanasan ko, pag bumili tayo ng hindi natin kalkulado ang tela, maiistakan tayo ng mga tela. Unlike nang alam natin kung ilang yarda ang ating bibilhin para doon sa mga gagawin natin, makikita natin agad yung ating tutubuin. Kasi pagka sobrang tela, maiistak yung tela, tulog ang ating puhunan. Para din ito sa mga nagpapatahi na sila mismo yung bumibili ng tela, ibibigay lang nila yung tela sa mananahi na hindi naman natin mamomonitor kung talagang yung tela ay nakonsumo doon sa pinapatahi natin. At least, magkaroon kayo ng idea kung gaano lang yung tela na dapat natin bilhin doon sa ayon sa pinapatahi natin. Kasi, meron akong kakilala na hindi niya masyadong or hindi niya alam kung ilan ba ang makukonsumo niya o ilan ang magagawa pag ganitong tela ang binili niya. Kagaya nung bumili siya, 2 rolyo, nagulat siya kasi bakit ganun lang yung lumabas na item or ilang pieces ang lumabas na bedsheet at punda doon sa 2 rolyo niya. Nung nag-compute kami, nakakalungkot kasi sobrang laki ng kulang. Sobrang laki nung nawawalang tela kasi hindi niya kalkulado or hindi niya alam. Ngayon, tuturo ko sa inyo kung gaano kalaking tela ang dapat natin tansyahin or idea natin sa pagbili natin ng tela. Ano-ano nga ba yung mga sukat ng bedsheet? Una nating alamin ano-ano ba ang mga sukat ng bedsheet at mga punda. Kung halimbawa ang bedsheet 2 terno ng punda, kung medium, large, or XL. Ituturo ko sa inyo guys, maghanda kayo ng ball pen at sulatan natin. Tara guys, tuturo ko sa inyo. Ano-ano nga ba ang sukat ng bedsheet? Umpisahan natin sa single. Ang single ay may sukat na 36 by 75. Ang double ay may 48 by 75. Ang family, 54 by 75. Ang queen size ay 60 by 75. Ang king, 72 by 70. Ayan siya. Ilang yarda ang makukonsumo natin sa bawat bedsheet? Kung ang gagamitin natin ay yung 96 weed, yun yung mga tela na Canadian cotton, US cotton, meron silang 96 weed. Yung standard kasi ng ating bedsheet is 75 inches. Kung 75 inches yung ating bed, yung width natin ng 96 width, sakto yon sa allowance sa haba ng ating kama na 75 at pati sa allowance niyang kabilang dulo ng ating bedsheet. Ngayon, magsusukat tayo ngayon sa width ng ating yarda, yung pagyarda. Doon tayo susukat ng para sa width ng ating kama, yung pagyarda niya. Ilang yarda ang magagamit natin sa single bedsheet?
ang magagamit natin sa single is 1 1/2 sa 96 weave. 1 1/2 para sa 96 weave na single. Para naman sa double, 1 and 48 by 75, ang magagamit natin is 1 3/4. Para naman sa family na 54 by 75, ang magagamit natin is 2 yards. Para naman sa queen na 60 by 75, ang magagamit natin is 2 1/4. Para sa king na 72 by 75 is 2 1/2. Ayan siya guys. Ayan yung sakto na tela na dapat natin bilhin, depende sa size ng ating mga bedsheet. Para naman sa punda, ganun din kung ang ating tela ay 96 weave, para maternohan natin to. Siyempre pag punda, hindi tayo makakabili ng saktong pangpunda lang. Halimbawa, ang punda natin is 2 piraso lang. Hindi tayo makakabili ng ganong yarda. Kasi kagaya ng small, ang makukonsumo natin dyan is 1/2 yards lang kung 2 piraso. Pero, i-combine natin to, yung mga sukat ng ating punda, bibigyan ko kayo ng sukat at saka yung yarda na pwede nating i-add kung sa ang bedsheet o sukat ng bedsheet natin siya iteterno. Ipisahan natin sa small. Ang small, bihira po yan. Bihira ang nagpapagawa ng small. Ito ay may sukat na 14 by 20. Ang ating medium ay 16 by 24. Ang ating large is 18 by 28. Ang ating XL is 20 by 30. Ayan siya. A small is 14 by 20. Medium, 16 by 24. Ang large, 18 by 28. Ang XL is 20 by 30. Yung XL yan po yung nabibili sa mga mall. Ang yan tawag dyan is Ducky. Ngayon, ilang yarda ang dapat nating idagdag kung tayo mamumuhunan yung gagaya nung nabibili natin na terno-terno, yung isang bedsheet may 2 punda. Ilalagay natin dito ngayon yung sukat. Ito yung sukat ng ating bed, sukat ng yarda. Ilalagay din natin to, dito yung yarda, sukat ng yarda ng ating punda kung 2-2. Tsaka natin i-add dyan. Halimbawa, yung small, kung 2 small lang natin bibilihin o iterno is bibili tayo ng 1 1/2 yard. Sa medium naman, ang kakailanganan natin kung 2 piraso lang is 3/4. Sa large na 18 by 28, ang kakailangan natin dito is 1 yard. Kung 2 lang, iterno natin. Sa XL, ganun din 1 yard. Eh kung halimbawa, ito siya. Kung halimbawa naman, sa kagaya ko na made to order na hindi naman, kumbaga, may additional na pillowcase. Halimbawa, 4 naman ang order na titerno nating small sa pundang gusto niya. Ang bibili nating tela ay sa small is 1 yard kung 4 pieces naman ito. Pag medium naman, gagawin natin 4 pieces, ang bibili natin is 1 1/4. Sa large, pagka-apat na large, ang titerno natin sa bedsheet o ang ordering sa atin, ang bibili natin is 1 3/4. Pagka naman XL, ang o-ordering sa atin, ang bibili natin is 2 yards sa 4 pieces. Ito siya guys. Yun ating size ng pillow.
or ito yung size, ito yung measurement ng size. Ito, 1/2 kung 2 piraso lang ng small. Ito, medium kung 2 piraso lang ng medium. Kung large, kung 2 piraso. XL kung 2 piraso. Ito, nilagay natin para sa 4 pieces. Halimbawa, ang small natin, 4 pieces. Kailangan natin dyan ng 1 yard. Kung halimbawa naman, ang medium natin, 4 na piraso, kailangan natin ng 1 1/4. Pag sa large, ang large natin, 4 na piraso, kailangan natin ng 1 1/3. Pag XL, kailangan natin ng 2 yards kung 4 pieces. Ito na yung mga size natin guys ng ating yarda ng bedsheet. Iko-combine-combine na lang natin yan. Depende sa order natin. Ito yung para sa made to order na bedsheet at tinda. Or kung gusto nyo, terno-terno na tigdadalawa, dito tayo sa mga sukat na nandito. Halimbawa, ang ating order is single. Bibili tayo ng 1/2. Pero ia-add na natin yung sukat ng ating punda. Halimbawa, ang punda natin is large na 2 piraso. Bibili na tayo. A-add na natin dito sa 1 1/2. A-add na natin yung 1 yard. Kaya sa single at 2 large, bibili na tayo ng 2 1/2. Sakto na yon para sa ating terno na single na bedsheet at 2 punda. Halimbawa, ang order naman sa atin is double na bedsheet. Ito, bibili tayo ng 1 3/4. Kung ang ating punda na order sa atin is 4 pieces na large, ito, 4 pieces na large, i-add natin to 1 3/4 dito sa 1 3/4 na size ng bedsheet natin. Kaya ang ating bibilihin ay 3 1/2. Para na yun sa double bedsheet at 4 na pirasong punda na large. Ayan guys, ang ating mga listahan. Magko-combine-combine na lang tayo. Mag-a-add tayo kung ilang punda ang ating dapat na iterno sa bawat bedsheet na ating dapat ipili. Doon naman po sa iba na size ng ating bed, kagaya ng mga meron kasi hindi standard ang haba ng kama. Meron kasi ang haba is 78. Meron 80 sa 78. Karaniwang 78 ang haba ng kama. Pagka yung kanilang foam is yung ditiklop, yung tatlong foam na tinitiklop, pagka ganun ang kama, 78 ang haba nun. Hindi siya sa standard. Pagka naman sa king, ang king naman, marami ding sukat, iba-iba. Hindi ko, kumbaga, pagka king ang order sa akin, pinapasure ko yung sukat kasi meron din king na natahian ako is 80 by 80, 80 by 90, 78 by 80. Iba-iba po ang king. Kaya dapat mapasure natin kung ano ba ang sukat ng king. Yung length niya, yung width niya, yung kapal niya. Kasi pagka ganung king, mga karamihan dyan is pasadya. Pasadya yung kama nila. Kaya wala siya sa standard. Sobrang laki nun pagka ganun. Kaya dapat alam natin yung ating yung sukat ng ating tatahin para dun sa mga pagtabas ng ganito sa mga susunod na video, or meron na akong ibang video na na-upload, sana panoorin nyo para may idea kayo sa pagkat paano natin siya mapagkakasya yung tela na ating binili kagaya ng family. Meron na akong video na ginawa na ang family tsaka 2 large na punda, binili ko is 3 yards. Para sa queen size pala, sa queen size pala yun, sa queen size at 2 large na punda. Tinuro ko sa video kung paano ko siyang tinabas, paano ko siyang pinagkasya doon sa 3 yards. Ayan guys, sana nagustuhan nyo ang ating video. Bago makalimutan, huwag niyo pong kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa ating channel. At kung meron pa kayong mga katanungan, may mga follow-up question na ibig niyo maintindihan na hindi ko nasabi, o meron kayong ibang itatanong patungkol sa mga sukat-sukat or sa iba pang katanungan, huwag po kayong mahihiyang magtanong.
open po ang ating comment box para sa inyong mga question at hopefully naman na masagot ko naman kayo. Thank you and bye-bye sa inyo. Thank you sa panonood.